So ito na mga katulis yung kanyang magneto. Ito na yung final na paint natin ngayon. So kung makukompare nyo kanina, malaki na rin naman yung pinagbago niya. Itong magneto, ayan, all goods na din siya. Ayan. Diba? Samurai na matte black lang ang ginamit natin dyan. So, yun. Magandang umaga sa inyo, mga katulis. So, another video na naman tayo. So, kung makikita nyo dito sa ating harapan is meron tayong Honda Beat na carb. So, matagal na model na to. Ang gagawin natin dito, ang vlog natin dito is i-repaint lang naman natin tong yung tambucho tsaka yung kanyang magneto. Bumili naman siya ng Samurai na high temp. Yan o, high temp yan, sir. Siyempre, solid katulis yan. Solid subscribers yan. Yung shoutout kay Ray. So, yan. Gawin na muna natin to. So kaya nilapit sa atin itong mga katulis, itong motor na to, dahil yung kanyang stock pipe, ito, yan, naglaras na, kinakalawang na. So ayan yung tatanggalin natin ngayon, pati itong sa may elbow, ayan o, purong kalawang na, diba? So tatanggalin natin yan, liliyahin natin, tas kukulayan natin ng Samurai. Damay na rin natin syempre yung magneto niya. So ayan. So ito mga katulis yung bakal na to. Ayan, so sobrang katagalan na kasi syempre Honda Beat carb pa to. Matagal ng model tong motor na to. So yung elbow nya, ayan, kinain na siya ng kalawang. Ayan, kung makikita nyo kinain na siya. Yung difference nya dito, makinis pa. Ito, talagang baku-baku no. Try natin ni grinder. Gamitan natin ang liha na bala. Tapos tignan natin kung mare-remedyo ang pa. Hindi na kasi kakayanin ito ng liha lang. So tara, yan, ano na grinder natin. One eternity later. So mga katulis, ayan, tapos na natin siyang diyahin. So kukulayan naman natin siya ngayon gamit itong Samurai na high temp na matte black. So sana maging maganda result. So abangan nyo na lang.
So mga katulis, habang pinapatuyo natin yung first coating natin sa tambucho, priority naman natin linisin tong kanyang magneto tsaka kanyang stator. So dahil nung tinry ko to kanina, medyo hirap na siya sa pag-start. So baka ito na yung cause kung bakit ganun, kung bakit hindi siya nag-i-start agad. So tanggalin natin tong magneto. Gamit tayo ng magneto puller. Yan, size 17. Pwede ito sa click. Ayan, pwede sa click, pwede sa grabis. Yan. So, iba yung pang wave dito. So, ito pang... Basta, size 17. So, ito na mga katulis yung kanyang magneto. Ayan. Tapos yung stator nakakabit pa. So, ito yung isa sa reason kung bakit. Ha? Alam nyo na. Kaya kayo, magpapalinis kayo ng magneto tsaka stator nyo palagi para hindi nakakaroon ng aberya pagdating ng panahon. Ayan. Linisin muna natin to. 2,000 years later. Kaya mga katalispray na natin tong magneto. So ganun din yung kulay nya. Ayan, high temp para iwas kalawang na. So, patayuin lang natin to ng mga 15 minutes tapos second coating na din natin. Kasabay na netong elbow. Ayun ang kanyang pipe. Ayan, dyan muna sila. Linisin muna natin yung stator ng motor. Linisin natin tong stator, tsaka itong laman, tsaka itong kanyang fan. Ayan, madumi na din. Ayan, linisin na din natin. Alright, let's go! So ayan mga katulis, napatayo na natin siya tsaka mukhang uulan na rin, kaya ito na yung final na paint natin ngayon. So kung mako-compare nyo kanina, malaki na rin naman yung pinagbago niya. And then itong magneto, ayan, all goods na din siya. Ayan, diba, samurai na matte black lang ang ginamit natin dyan. Tapos yung stator, nalinis na din natin, tsaka yung mga cover niya tsaka yung fan. Ayan, yung fan nalinis na din natin. So salpak naman natin niya yan, mga katulis. So ayan, let's go. So mga katulis, pagka magbabalik kayo lagi ng magneto kapag ginawa nyo to, makikita nyo dyan, ayan, may kanto yan. And then doon naman sa stator mayroon ding kanto yon. So ipagtatapat nyo lang yan para pumasok, kasi kapag hindi nyo napagtapat yan, hindi siya andar. So kapit muna natin. Siya mga katulis. Diba?
Start natin mga katabis. Kapit na natin tong pan katulis. So, madali lang siya gawin kasi wala naman siyang coolant. Unlike sa Honda Click. Yung Honda Click kasi may coolant yan. So, natanggalin mo pa yung coolant niya. Ito, rekta na agad. Pagkabukas mo na itong cover, yung fan na agad yung makikita mo. So mga katulis, tapos na natin siyang gawin. Nagawa natin ng maayos yung tambucho, nagawa natin ng maayos yung magneto at saka yung stator. So okay na tayo. So hanggang dito na lang ating vlog for today. At kung mabuti dito, maraming maraming salamat. Bigyan mo naman ng like, comment, and subscribe. Pindutin mo rin yung notification bell para updated ka once may bago tayong upload. So next na talaga natin yung pulley set. Abang-abang lang. Naka-RS8B 4.2 tayo ngayon. Alright, sa ating Honda Click. Yeah. All right, let's go.